Isang mabiyayang araw po muli sa inyong lahat. Pagpapala ng Diyos na tayo po ay magkaniig at ang Diyos ang pinupuri at sinasamba at dinadakila po natin. Sa una, pangalawa, pangatlo, ngayon po ay panlima, pang-anim at pampito. Ang gitna po na kung saan ang wika ng Panginoong Jesus ay naglalarawan ng pagtawag sa Diyos na kanyang hukom. Binuksan ng Panginoong Jesus ang panalangin sa Ama na nagpapahayag ng pagpapatawad sa mga taong sa kanya ay umabuso o nang abuso. Sa pagkakataong ito, sa huli at pampitong wika, ay ating ituon ang muling panunumbalik ng kataga na winika ng Panginoong Jesus na napakaganda para sa ganang atin. Opo, halina po at samahan niyo ako sa ika-anim na wika na binigkas ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. And when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finish." And he bowed his head and gave up the ghost. John chapter 19 verse 30. Saglit po muna tayong manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagpapala na maging sa mga sandaling ito. Taglay namin ang biyayang kaligtasan pagkat inyo pong tinapos ito doon sa krus ng Kalbaryo. At dahilan dito, kami ay may kagalak at katuwaan na harapin ang bawat araw na may pag-asa pagkat kayo po ang aming pag-asa. Ang dahilan sa inyong malaking pag-ibig na iniibig sa amin, kami o Diyos ay nangangayopapa na may pag-asang ang pagpapala ay dadaloy at dadaluyan ang bawat isa. Pangunahan niyo po kami sa pagbubulay ng katotohanan ng iyong salita. Sapagkat ito po ang aming pasalamat, dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. When Jesus therefore had received the vinegar, sa halip na tubig, vinegar po ang ibinigay sa ating Panginoong Jesus. And he said, "It is finish. Tetelestai. Naganap na. Tapos na. Tapos na nga ba? Ano ang tinapos ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ng kanyang bigkasin? It is finish. Tetelestai." Well, sabi ng marami, ang tinapos ng Panginoong Jesus doon sa krus ay ang mga propesiya na dapat maganap. Well, totoo po yan. Pero meron pa. Prior to that. Before that. Ang sabi ang tinapos doon sa krus ng Kalbaryo ay ang paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Well, mas higit na katanggap-tanggap ito pagkat at the cross of Calvary, that is the worst time of our Lord Jesus Christ here on earth. It speaks of physical. Ang tinapos at natapos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang hirap, sakit, at dusa. Yun po ang tinapos at natapos mula sa katagang naganap na. Tetelestai. It is finished. Well, ganun pa man po sa biyaya ng Panginoon, we have now a complete regeneration. Complete atonement. Complete redemption. Because of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Yes,
Bawat taon ay inaalaala. Bawat taon ay binibigyang pahalaga. Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi ho tayo kasama nila as if na si Kristo taon-taon ay namamatay. No? Once lamang po ang Panginoong Kristo namatay. At matapos yon, after 3 days, nagbangon na sa mga patay. Ngunit bilang pag-alaala sa panahong ito, ay ating sinasamantalang at binabahagi. What did Jesus accomplish? It is finished. Natapos na po ang hirap sakit ng Panginoong Jesus. At kung kaligtasan ng ating pag-uusapan, nasa pamagitan ng sakripisyo, hirap, dugo na natigis, naganap na. But the completion of our total salvation was not yet at this time. Because the Lord Jesus Christ need to be resurrected. Kaya natapos na sa pag-alala natin sa panahon ito. Pagkat ang Panginoon sa Kristo ay nagbangon sa mga patay after 3 days. Pero bigyan natin daan itong tinatawag na the words of the Lord Jesus Christ when He said, "It is finished." First, totoo po na naganap na, na mula sa nasusulat hanggang sa krus ng Kalbaryo, naganap sa ating Panginoon Jesus. Opo, bagaman hindi pa complete, pagkat kinakailangan na maranasan ng Panginoon sa Kristo na walang buto na madudurog. Yes, after that, totoong walang buto na nadurog. At siya mismo, sabi nga ng marami, pinatay. Well, ang Panginoon sa Kristo ay namatay. Pero kailanman ay hindi kayang patayin pagkat siya ay Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. Ngunit ganun pa man ay ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, hain handong para sa iyo at sa aking kasalanan. Kaya nga itong 6 sayings, it is finished. You know, pagbabalik-balik ka natin, ang Panginoong Jesus sa unang wika ay panalangin. Ang panalangin ng pagpapatawad sa kabila ng pang-aabuso. At sa bandang gitna ay winika ng Panginoong Jesus, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? At the middle ng words at the cross, on the cross of Jesus Christ, ay naroon po ang agony, intense. Pagkat di matitigan ng Ama ang kasalanan. Ang kasalanan mo, kasalanan ko, na dinadala niya doon sa krus. At dito po sa pang-anim, it is finished. Naganap na. Naganap na ang dapat maganap. Bagaman, kinakailangan pang siya'y malibing, kinakailangan pa siya na magbangon sa kakumplituhan ng ating kaligtasan. Ganun pa man ay tinapos na ng Panginoon ang paghihirap, dusa, sakit na marapat ay sa iyo at sa akin. Kaya nga yung mga sakit at hirap na ating naranasan cannot be compared sa ating Panginoong Jesus. Pagkat siya'y walang sala at hindi nagkakasala at hindi magkakasala. Ngunit inari niya na siya ay may sala. At ang dahilan nun ay ikaw at ako ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na libre sa reliyon ay merong sakramento. Ngunit sa atin ay merong security. The security of our salvation, which lied only to the finished work of Jesus Christ. Ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo
para sa ating kaligtasan. Kaya matapos nito, na masambitlan niya, na naganap na, ang huling wika ay binanggit niya, at ito yung tinatawag nating the finality. What's the finality? Kung noong sa gitna, ang tawag niya ay Diyos ko, Diyos ko, nung unang panalangin, wili ka ng Panginoong Jesus, Father, but this last saying of the Lord Jesus Christ, He mentioned again, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said, He gave up the ghost. Here is the seventh saying. Ang ikapitong wika muli ay ang paghahabilin ng kanyang spirito sa Diyos. Kaya may three aspect. Ito pong tinatawag nating seven sayings ng ating Panginoong Jesus. Una, yes, meron tinatawag nating soul, kaluluwa. Pagkat ang main business ng Panginoong Jesus sa atin ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pagkat alam ng Panginoon na sa daigdig na ito, sa mundong ito, ay maraming karamdaman, maraming sakit, hirap at pagdurusa ng katawan. Pero ang binigyang pansin ng Panginoon, how about the soul of a sin of the sinners like you and me? Ang kaluluwa. Kaya nga, nang sabihin ng Panginoon Jesus sa unang panalangin pa lang, Ama, patawarin niyo po sila, di nila nalalaman ang kalang ginagawa. So, kaluluwa. Pangalawa ay ang katawan. At di kailan sa atin, ang Panginoon Jesus ay naghirap, nagdusa, nagkaroon ng maraming sakit. Pagkat ayon sa saysayan, siya po ay tumanggap ng maraming latay. 39 stripes. Yes. At ito po ay hindi kaaya-aya. Nasabi nga ng Bible, nang tanggapin niya ang lahat ng mga kasamaan ng tao sa pamagitan ng parusa sa katawan, wala tayong makikita na kagandahan sa ating Panginoong Jesus. Pagkat siya mismo ay duguan, latay, umog ng suntok at ng kung ano-ano pang pagmamaltrato sa ating Panginoong Jesus. Physical, nagdusa, naghirap, at ito kalimitan na nakikita lamang ng mga taong reliyoso, kung kaya't ang mga tao ay awang-awa sa ating Panginoong Jesus. Ngunit lahat ng iyan po ay naganap na. Yung awa at kawa-awang kalagayan ng Panginoong Jesus ay tapos na. Ang kawa-awa ngayon ay ang mga tao. Ang mga tao na wala sa tamang pananampalataya, ng kalambuhay mismo ay nagpapatuloy sa maling paniniwala. At sila mismo ay tatanggap ng kaparusahan sa darating na araw. Pagkat wala sila sa tamang pag-uunawa at pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman sa bandang muli ng prayer ng ating Panginoong Jesus, muling bumalik ang salitang Father. It speaks of intimacy. It speaks of a good relationship with God the Father now. Why? Pagkat naganap ng Panginoong Jesus ang nasusulat na dapat maganap. At ito nga po, gaya doon sa Garden of Gethsemane na iniisip ng Panginoong Jesus na huwag mangyari sa kanya. Ngunit ganun pa man ang Panginoong Jesus sa kanyang pamanhin. Ganun man, hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo, Ama. Opo, ang Panginoong Jesus ay nagpasakop ng lubusan. At ito yung ikatlong aspeto, ang paghahabilin ng Espiritu. Into thy hands, Father, into thy hands I commend my spirit. At nagyukayok at
binigay niya ang kanyang kaluluwa. Ito yung katotohanan ng Panginoong Jesus. Hindi kayang patayin ng sinuman, malibang ibigay niya. And right there and then, ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang spirito. Kaya nga po itong seven sayings magmula sa Book of Luke chapter 23 verse 34. Binuksan ng Panginoong Jesus ang panalangin, Father, forgive them and speaks of for our souls, para sa ating mga kaluluwa. Kaligtasan. Pagkat alam ng Panginoon ang ating physical aspect, while we are in this world, we are prone sa mga sakit, hirap, dusa. Kaya ang panalangin ng Panginoon, forgive them and speaks for our souls. Ngunit ang Panginoong Jesus ay hindi lamang interesado sa kaluluwa, maging sa katawan. Pero ang Panginoong Jesus, sa kabila ng mga hirap at sakit na kanyang binata, ay ipinakikita sa atin, hindi tayo spare na tayo man ay makaranas din ng mga ramdaman, sakit, dusa, hinagpis, luha. Ngunit lahat ng iyon ay masasabi natin, I have my Lord, I have my Savior, who experienced more than what I'm experiencing. That's why we can face what is ahead and what is tomorrow, because the Lord holds the future. Luke chapter 23 verse 43, forgive them. 23:43, thou shalt be with me in paradise. The third saying na winika ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Yes. Ang paghahayag na kinakailangan niyang ibigay kay John, ang responsibilidad na hindi niya na magagawa. Speaks of another thing, physical. Pagpapahalaga sa katawan, sa buhay, physical aspect. Ngunit itong verse 6, ika-anim na salita, hanggang ika-pito ay ang spirito. Kaya nga po, sa ating pong pitong wika, with the closing today, na dalawang wika ang aking sinasambitla sa pagkakataong ito. Kung mayroong kaman na dapat pinapahalagahan at higit na papahalagahan, ay kung papaano ang Panginoon ay nagmalasakit ng lubusan sa kaluluwa, sa katawan, at sa espiritu. Ang tatlong ito na kung tawagin natin elemento ng pagiging tao, na kung saan dahil sa kasalanan lahat tayo ay mula sa pagiging patay, datapot binuhay ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang patay spiritual ay bigyan ng buhay upang ngayon ay mabuhay para sa kanya the rest of our life. Kaya nga dito sa pagbabalik sa pitong wika, wika ng pagpapatawad, wika ng katiyakan ng kalangitan, wika ng paghahabilin, behold thy mother, kay John, and then wika ng pagkauhaw, I thirst, then wika na kung saan tinapos, naganap na. Naganap ang dapat maganap. At ito'y walang iba kundi ang nasusulat, na ang makasalanan ay magkaroon ng substitute, at ito'y sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating substitute. And then, in closing, which is the seventh saying, Father, I commend my spirit into thy hands. Yes, ikaw ba
ay may katiyakan na ng kaligtasan? Masasabi mo ba na pagdisan mo sa ibabaw ng daigdig na ito na maaaring sanhi ay karamdaman, maaaring sanhi ay insidente na hindi mo gusto? Ano mang maging dahilan ng iyong paglisan, natitiyak mo ba ang kalangitan? Kung hindi pa, ang lahat na winika ng Panginoong Jesus ay tila ba nawawala ng saysay? Bagaman hindi walang saysay, napakalaga. Ngunit sa ganang iyo, kung hindi ka paligtas, ikaw ay naghahanda ng tiyak na kapamakan sa impyerno. Maaaring anuman ang maging buhay mo sa mundong ito. Ngunit kung wala ang Panginoon sa Kristo, wala ang kaligtasan, pagkat ikaw ay may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan. Ito kung bakit meron kang relihiyon, ngunit wala ka namang relasyon. O maaaring sabihin mo, may relasyon ako. Anong relasyon meron ka sa Diyos? Huwag mong sabihin, ako'y nilalang ng Diyos. Yun lang ang relasyon mo, may impyernong kasunod nito. Dapat ang relasyon mo sa Diyos ay hindi lamang bilang nilalang, kundi ang pinapaging anak ng Diyos. At ito'y sa pamagitan ng muling kapanganakan. At ang kapanganakan ito ay sa walang sala, di nagkasala, di magkakasala, kapanganak ang muling sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkat ang ating unang kapanganakan kay Eva at kay Adan, ang pagiging makasalanan at may tiyak na kaparusahan, ang impyerno walang hanggan. Ngunit may biyaya ang Diyos, at ito po ang ating pinagsasang-usapan, ang winika ng Panginoong Jesus sa pitong huling wika ay nabanggit ng Panginoon ang tatlong aspeto, kaluluwa, physical, at spiritual. Nawa, hindi ka nagre-rely sa iyong pag-asa, sinasabi mong ako ay naniniwala kay Kristo. Maari, ngunit kung sa buhay lang na ito, ikaw umaasa kay Kristo, ikaw ang kaabagabag. Pagkat ang dapat na pag-asa ng isang tao kay Kristo, kung tunay kang mananampalataya, ay may pag-asa ka, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa kabila nito. Pagkat gaya ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang huling habilin, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said that, in the book of Luke, chapter 23, verse 43, he gave up the ghost. Ibinigay niya at lumisan siya, walang buto na nabalik, at hindi siya kayang patayin ang sino mang tao, kundi ibinigay niya kusa upang kunin niyang muli ang buhay nito, pagkat siya po ang may-ari ng buhay, pagkat siya ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya sa pagkakataong ito, tapusin natin ang mensahe sa pamagitan ng panalangin. Ngunit kung hindi mo patiyak ang langit, huwag kang mag-assume hanggat hindi mo tinatanggap ang katotohanan ng pagliligtas mula sa Panginoon. Nagbangon muli ang Panginoong Jesus at itong katiyakan ng lubos na kaganapan ng kanyang pagliligtas. Upang ang sino man na makasalanan, na dati ay talamak at namubuhay sa kasalanan, ngayon ang kanyang buhay ay si Kristo na. At siya nabubuhay ngayon sa kabaguhan ng buhay at lumalakad siya sa magulo at makasansamtan, hindi sa kasalanan, kundi sa kabanalan na ipinaglilingkod ang kaisa isang buhay na tinanggap mo sa Panginoon. Muli tayong manalangin. Dakilang Ama, salamat po ng marami-marami. Taglay ang buhay, lakas at sigla, pagkat ikaw ang may bigay. Hindi namin kayang ibalik, maliban sa pamagitan ng pagpupuri, pagsamba at paglilingkod, ang tapat na ginawa niyo po sa amin, sapat na biyayang kaligtasan, at dahil nandito ay may kagalakan kaming harapin ang bawat araw na may pagtatagumpay, at hindi na kami babalik pa sa dating Biyernes Santo ng paghihirap, pagdurusa, kundi ng pag-asa ng pagkabuhay na muli na aming haharapin, na sa araw na iyon ay kami sasalubong sa iyo. Pagkat gaya ng iyong pinangako, kung saan ka naroon, kami naman ay dumuon. At ito'y sa pananampalataya. Kaya igawad niyo po ang masbas at pagpapala sa bawat isa, at patuloy kaming maging masigla na naglilingkod at ipinaglilingkod ang kahit sa isang buhay, pagkat ito ang kalooban niyo po sa isa't isa sa amin. Ang buhay ay kayo
at mabubuhay magpakailanman nakapiling doon sa kaluwalhatian. Dalangin namin po ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.